Ito lang tatanda nila. Okay, this is King of Jokers. At sa mga hindi pa naaalala sa akin, at sa mga bago pa lang dito sa channel ko, welcome sa inyo. At for this episode, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng manual transmission ng motor sa pinakamadaling paraan. Tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-practice o matuto mag-motor kahit na nasa bahay lang kayo. At kung gusto nyo yan, stay lang kayo sa video ko at sundin nyo lang lahat ng mga steps na ituturo ko sa inyo. Intro muna tayo. Yeah! Marami sa panahon ngayon ang mga nagmumotor, no? At marami rin ang hindi pa marunong magmotor at mas marami rin na gustong matuto magmotor. So for this video, yun nga, ituturo ko sa inyo kung paano mag-drive ng motor at ang gagamitin natin is yung manual transmission ng motorsiklo o yung manual o yung may clutch na motor. Good thing na nandito ka sa video na ito dahil alam mo ba na mas maganda na unang matututunan ay ang manual transmission dahil parang sasakyan lang din yan. Dahil kapag marunong ka sa manual, kahit ano sa sasakyan o kahit anong motorsiklo ay kaya mo nang imaneho. Kung manual ang unang mong natutunan, kahit anong motor, maniwala ka sa akin, may dadrive mo. Sa pagmumotor, meron kang dapat isang skill bago ka mag-aral ng pagmumotor. Ayun ay ang balance. No? Bago ka mag-practice magmotor, dapat meron ka na neto, marunong ka ng mag-balance, no? At kung hindi ka pa marunong, mag-practice ka muna sa mga bisikleta. O kung marunong ka ng magbisikleta, proceed tayo sa video na kung saan kung tuturo ko sa inyo kung paano mag-operate ng manual transmission ng motorsiklo. Kung hindi ka pa marunong mag-balance, wag mong susubukang mag-practice ng balance sa motorsiklo. Although pwede naman, pero malapit ka sa disgrasya pag gano'n. So make sure nyo na marunong na kayong mag-balance o marunong kayong mag-bisikleta para tuloy-tuloy na lang. So sisimulan natin. Bago mag-practice, dapat, ayun nga, meron ka ng skill ng balance. So unang-una mong gagawin is yung motorsiklong gagamitin mo dapat komportable ka. No? Yung motorsiklo na manual, na komportable ka, yung kumbaga yung naabot mo o yung nawiwigil mo yung katawan mo, alam mong kaya mo, no, hindi ka mag-aalangan sa kanya, yung feeling mo talaga na kaya-kaya mo yung motorsiklo. Ang hanapin mo lang dyan yung apat na bagay lang pinaka ang magpapatakbo sa motor na yan, ang gagawin mo sa motorsiklo na yan, no? Ang unang-una is yung clutch. Hanapin mo yung clutch. Ayan yung clutch is sa may left side, no, ng handlebar. At sa panghanapin mo naman sa right side is yung throttle niya. So yung clutch, yan ang buhay ng motorsiklo at suporta ng accelerator, yun ang throttle natin. So pangalawa, yung ating shifter o yung cambio ng ating motorsiklo. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung preno sa likod at sa harap. So yan lang naman yung kailangan mong practicein para makalkula mo kung paano mo siya mapapatakbo ng tama. So sisimulan natin dito sa may clutch, no. Dapat yung pagpindot mo sa clutch is nakatamang position ka, no, para iwas patay ka ng clutch at hindi yung nabibigla yung clutch mo. So dapat nasa dulo yung dalawang daliri mo, nasa pinakadulo ng lever ng clutch. So susunod yung throttle. So, pakaramdaman mo yung throttle at yung preno sa likod at yung sa harap, kasama na yun sa throttle. So, dapat sa throttle, ang daliri mo is nakaabang na dun sa mismong front brake mo. So, etong
sa cambio naman, sa shifter natin, may dalawang klase ng pag-shift o maraming klase ng pag-shift. Pero ang ituturo natin ngayon is yung 1 down, 5 up. So meron naman kasi na ordinary lang na puro down, puro up ang bawas. So puro down, dagdag, puro up, bawas. So yung atin is 1 down, 4 up. So which is good dahil kadalasan ng mga motorsiklo ngayon ay ganyan na, no? 1 down, 4 up. 1 down, 5 up o 1 down, 4 up. So good thing sa atin na matutunan na ito. So simulan na natin, no? Ang unang-una niyong gagawin pag sakay niyo sa motorsiklo, huwag niyo na huwag niyo muna siyang papaandarin, no? Practicein niyo muna ang clutch at yung throttle niyo. So dapat ang unang niyong gagawin is upo kayo, pakaramdaman niyo yung clutch and yung throttle niyo. Ang unang niyong gagawin, bigayin niyo yung clutch, sunod yung throttle, ihawakan niyo. And unti-unti niyo siyang yung clutch, unti-unti niyo bibitawan. No. Tapos yung throttle release, dahan-dahan nyo rin siyang i-accelerate. Kumbaga parang ganito. Ayan. Dahan-dahan mo siyang... Ito yung clutch, diba? Ito, ito. Dahan-dahan mo siyang bibitawan. Dahan-dahan mo rin siyang i-accelerate. No. Parang pagsasabay mo yung dalawang head. So, huwag mo muna papandarin yung motorsiklo ng biglaan. So, ang gawin mo, pakiramdaman mo muna. Dahan-dahan mong bitawan yung clutch at dahan-dahan mo rin throttle para mabanti ka. Gawin mo, yung clutch at yung throttle, dapat mapagsabay mo yan na hindi ka malilito dyan. And pag na-practice mo na yan, na-master mo na yan, doon naman tayo sa shifting. No, sa shifting naman tayo. Sa pag-shifting, since 1 down 4, 1 down 5 up yung motorsiklo na sinasabi ko sa inyo. So, primera is baba. Segunda, taas. Tresera taas, kwarta taas, kinta taas, yung neutral niya is nasa gitna. So, primera nyo, para mabanti kayo. Pero make sure na bago gear, is nakaabang na yung kamay nyo dun sa clutch. So, nakapiga na dapat yung clutch nyo. So, ang gagawin nyo, nakaabang na yung kamay nyo, pigay nyo na yung clutch. At yung throttle nyo is nakaabang na rin. At ang gagawin nyo na lang is mag-gear kayo, which is primera. Yun yung first gear natin. Make sure na nakapiga na yung clutch nyo bago kayo mag-primera o mag-gear ng first gear. Dahil ang tendency nyan is tatalsik kayo, mauuna kayo sa motorsiklo nyo. So ang gagawin nyo, first gear, nakapiga na kagad yung clutch nyo. And dahan-dahan yung i-release ngayon yung clutch. At sasabayan nyo ngayon ng throttle. Nang dahan-dahan. At mapapansin nyo dahan-dahan din kayong maabato. Huwag na huwag nyo bibiglayan dahil once na nabiglayan, ang lahat ng motor may mga torque yan. No? Bigla-biglang mga ganun yan. So dapat dahan-dahan lang yung release nyo ng clutch. Dahan-dahan din kayong mag-accelerator. So once na nakabante na kayo, maaari na kayong magdagdag ng second gear. Pero bago kayo magdagdag, total, diba, dahil sa nagsisimula pa lang kayo, bago kayo magdagdag, make sure nyo na nakapress lagi yung clutch nyo bago kayo magdagdag. Second gear, tuloy-tuloy lang, piga ng clutch. Third gear, piga ng clutch. Fourth gear, release. Tuloy-tuloy na yan. Piga ng clutch. Fifth gear, and release. So dito naman tayo, so paano naman natin mapapahinto yung motor sa tamang paraan? Ang gagawin nyo, press nyo muna yung clutch. Lagi nyo laging mauuna ang clutch. So, piga ng clutch, sabay release ng throttle nyo. Release ng accelerator nyo. Ibalik nyo na ng dahan-dahan. Sabay tik lang ng brake. No? Huwag nyo bibiglayan yung brake nyo dahil hindi natin masasabi kung gaano kalakas yung mga brake ng mga motor natin. So, ang tendency niya, tutumba kayo. So, ang gagawin nyo is, piga ng clutch, dahan-dahan release ng throttle, bawas. Since 1 down 5 up yung motorsiklo natin, bawas tayo pababa. Bawas, piga lang ng clutch. Huwag nyong bibitawan yung clutch. Bawas, bawas, sabay pitik-pitik lang ng preno. Bawas, preno, bawas, preno. Once na nakahinto na kayo, wag nyo rin bibitahan yung clutch. Tansyahin nyo muna nasa neutral kayo. Ganun lang ang gagawin nyo. Tuloy-tuloy lang yon. Piga ng clutch.
kung gusto nyo mabante, first gear, release ng clutch, sabay accelerator, dahan-dahan yung bibitawan yung clutch, dahan-dahan yung magre-release, and piga na clutch, dagdag na naman kayo, so dahan-dahan ulit i-release yung clutch nyo, at dahan-dahan nyo rin yan yung accelerator, no? I-throttle nyo yung motorcycle. So sa brake naman, lagi nyo tatandaan, ang importante ay yung likod lagi ang unahin yung i-brake. Kumbaga yung sa harapan is pang ano lang yan, no? Pang support lang yan. Dahil babalentong tayo kapag yung sa harapan yung gagamitin nating brake. Especially kapag bagong-bago yung motor. Sobra, talagang malakas yan. Talagang lilipad kayo ng motor na yan. So ang gagawin nyo lang is release ng clutch kapag kayo ay aabante, dahan-dahan lang. So sa pag naman kayo ay hihinto, piga ng clutch, balik ng throttle, tapos dahan-dahan yung ipipreno yung likod, tapos balik, balik, bawas, bawas, bawas. Ganun. So ulitin natin para mas ma-master nyo. Release, hawak ng clutch, sabay ng throttle, first gear, make sure na nakahawak yung throttle nyo, nakahawak yung clutch nyo, make sure nakahawak yung clutch nyo. First gear, release ng clutch, sabay throttle, dahan-dahan lang, dagdag, piga ng clutch. Second gear, dahan-dahan lang. Third gear, piga ng clutch, dahan-dahan lang, piga ng clutch. Fourth gear, dahan-dahan. Fifth gear, release ng clutch, dahan-dahan. So pag bawas, piga ng clutch, bawas, bawas, balik ng throttle, brake sa likod, support sa harap. Ganun lang naman. Simple lang naman ng pagmumotorsiklo. So practicing nyo lang ng practicing. Matututunan nyo yan sa loob lang ng 3 days, kaya nyo na magpatakbo. Kahit sa isang araw lang, kaya naman nyo magpatakbo ng manual. Napakadali lang yan i-drive. Pero make sure nyo magsimula muna kayo sa mga maliliit na motor. No? Huwag muna kayo magsimula sa higher cc. Kahit mga 150, rider 150, that's a good start na yan. No? So, paano naman kayo sa pag nasa bahay naman kayo? Paano naman kayong mapapractice yung pagmumotor nyo? O kaya, kung wala pa kayong motorsiklo, magbabalak pa lang kayo, gusto nyo matuto, kahit nasa bahay pa lang kayo, ano yung gagawin nyo? Basta rin nyo na kung paano yung gagawin nyo sa nasa harapan nyo na yung motorsiklo, may idea na kayo kung paano nyo siya gagawin. Ganito lang, tuturo ko sa inyo. Ano yung gagawin, hanap lang kayo kahit sa tupal nyo, pwede nyo namang gawin. Imagine nyo lang na kahit kayo tumukot. Ang gagawin nyo lang, kagaya lang ang tinuro ko kanina, dapat lagi lang mag-ano kami. So, piga ng clutch. First gear. And release ng clutch. Dahan-dahan, sabayan nyo ng throttle. Dagdag. Piga ng clutch. Make sure lagi na piga ng clutch. Release. Piga ng clutch. Dagdag. Release. Piga, dagdag, release. Tuloy-tuloy na yan. So magbabawas kayo, piga na clutch, bawas, 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 at sabayan nyo ng preno. Konting preno sa likod, at ano lang siya, dahan-dahan lang. So, ulitin lang natin. So, clutch, throttle, and front brake. Gear, brake. Yan ang tatandaan nila. Okay. Kasama ka na sa vlog. Oh, na. Sige na. Ayan. Ayan. O, paano gagawin ko dyan? Hindi ako makapag-vlog na maayos ng video. Oo. O, tabi na dyan. Alis na dyan. So, ang ating clutch. So, ang ating throttle. Alis muna dyan! Ngayon ko. Ngayon mo, alam ko na. Ganyan lang. Ngayon nakasakay ko yung motor.
So, bilis na pila na clutch, dahan-dahan ng throttle. Ayan mo na sa pag-practice nyo. Kailangan pagsabay niyo yung dalawang yan. No? So, next natin, dito naman tayo sa gear natin. Sa left side, ang left foot natin. Primera, first gear, make sure nakapiga yung clutch nyo. Dahan-dahan release. Throttle, piga ng clutch, dagdag, release, throttle. Dagdag, release, throttle. Piga, dagdag, release, throttle. Ganun lang siya. So, pag nito kayo, magbabawas kayo, make sure nyo na lagi nakapiga yung clutch nyo bago ay magbawas. Bawas lang kayo ng bawas. Bawas sabay brake. Dagdahan-dahan lang ang brake nyo. So, dapat matitimpla nyo yung mga paa, mga kamay nyo. Yan lang naman ang papractice nyo, yan ang pinakaimportante. Dalawang kamay, dalawang paa. Dapat relax lang lahat dyan. So, para makalculate natin yung mga pwede natin gawin sa pagmumoto. No? Para ma-master natin yan. Gawin nyo lang yan tuloy-tuloy. At pag na karoon na kayo ng motor o may magpairam na sa inyo ng motor para pag-practice yan, kunin nyo na. Gawin nyo na yung mga may turo ko sa inyo. No? So, sana nakatulong tong video na to. And kayo na bahala kung gusto nyo mag-subscribe. Pero gusto ko lang naman magbahagi nung ano, nung kung paano ako nag-practice o paano ako natutumang motor. Actually, kasi wala nagturo sa akin. So, yun lang. Nangailam lang ako nangailam. Dami ko rin try and error. So, naman na ako. So, gusto ko lang ma-share sa para doon sa mga newbie o nagbabalak na mag-motor. So, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo itong video na to, kayo na bahala. And, ingat lagi. Ride safe.